Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating di Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva po ang Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na ba'y sumayin yung lahat. At sumayin din. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo ng pangalawang linggo ng Adbyento o pagdating ng ating Panginoon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon ang mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga napos-posting ng mga chapels, groups at communities. Idalagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Israel. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong lubos naming gawin ang paghintay sa pagdating ng iyong anak. Mangyari nawa ang kanyang itinuro bilang tagapagligtas kapag siya ay aming sinalubong ng may liwanag na nagdiringas. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng Banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tutulungan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan, ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat. At tinitiyak kong hindi sila mapapahamak.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi o mehip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang Panginoon'y darating, siya'y ating salubungin, siya'y kapayapaan natin. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, saan ko nga ihambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi nila, inalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At sinabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamagitan ng kanyang mga gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat.
Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Biyernes, araw ng ating Poong Hesus Nazareno. Magpupugay tayo at magpasalamat sa Kanya at tayo ay hihingi ng mga kaloob na kinakailangan natin. At ngayon, ang Biyernes ay bahagi ng pangalawang linggo ng Adbyento o ng pagdating ng Panginoon na tinatawag na Linggo ng Kapayapaan. At ang kandila na sinisindihan ay kandila ng Bethlehem na nagnanais ng kapayapaan. Upang magkaroon ng kapayapaan, sa araw ngayon ay kinakailangan ang angkop na pagsunod sa Diyos. Ulitin ko po, upang magkaroon ng kapayapaan ay ang angkop na pagsunod sa Diyos. Kaya po sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 48, Versikulo 17 hanggang 19, sa Versikulo 17 sinasabi na ang banal ng Israel at ito po ang Panginoong Diyos na si Yahweh ay sinasabi niya, "Ako ang Panginoong Diyos, tuturuan kita para umunlad at papatnubayan kita saan ka man pupunta." Ang mahalaga po dito na ang pag-angkop sa pagsunod sa ating Panginoon ay ang pagsunod sa kanyang kautusan, ang pagsabuhay ng kanyang itinuturo sa pamagitan ng mga propeta at ng mga banal ng bayang Israel. Napakaganda po ang salita ng pagkasulat sa Versikulo 16, Kapitulo 48 ni Propeta Isaias na ganito po. Yahweh Elohim ka, Melamed ka, na ibig sabihin ay tinuturuan kita, ginagabayan kita, hinuhubog kita. Ang naguhubog sa atin, ang nagtuturo sa atin, ay hindi ang ating mga magulang, hindi ang mga guro ng mga institusyon, hindi ang mga kung ano mga social media, bagkos ang tunay na nagtuturo sa atin ay dapat ang Diyos. At ang pagtuturo niya sa atin ay ginagawa niya sa pamagitan ng mga taong kanya pong binibigyan ng kanyang pagtuturo at yun pong mga banal at mga propita upang tayo ay gabayan, upang tayo ay turuan paano tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kapag ka hindi, ay marami pong mangyari sa atin. Pero kapag ka tayo ay sumusunod sa Panginoon, ayon pa sa Salmo 1, para tayong mga puno na sa tabi ng ilog na laging buhay. At tayo ay mapalad sapagkat hindi tayo maakit sa kasamaan. Kaya ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at ang pagsabuhay ng kanyang pagtuturo, ito yung tinatawag na pag-aangkop. At ang pag-aangkop na pagsunod sa Panginoon ay siyang maghatid sa atin ng tunay na kapayapaan o shalom. O sa Koinokonag Ligo Irene, ang shalom ay salitang Hebreo na ibig sabihin tunay na kapayapaan na nagmula sa puso at ang bawat isa ay namumuhay na mga magkakapatid na nagbubuklod sa isang panibagong sambayanan na may tunay na ayos at kapayapaan. Kaya shalom. At itong pag-angkop ay sinasabi ng Panginoon na kuminsan hindi talaga ginagawa. Kaya po ang ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 11, Verso 16 hanggang 19, sinasabi ng ating Panginoon, "Kanino ko ihambing ang mga tao sa ngayon?" Ang kwento niya ay simple lang. Katulad ng mga bata na parang naglaro lang na follow the leader. Kung mayroong tutugtog, sasayaw. Kung manambitan, iiyak.
Pero hindi gumagawa sapagkat matigas ang ulo. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang pag-aangkop na sundin mo kung ano ang dapat gawin na hindi ginagawa dahil para tayong bata na matigas ang ulo. At dahil matigas ang ulo, reklamo ng reklamo, hindi pa sumusunod at taywas pa kung minsan ang gawin na ito ay hindi naayon sa dapat gawin. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, ito po ang conclusion sa versikulo 19, kapitulo 11, Ebanghelyo ni San Mateo, at ito naman ay sa Koinokuna Grigo, yung kahulugan nito na ang karunungan ng Diyos ay napatunayan na tama sa pamitan ng gawa. Sinasabi dito, Idi kayo ti hi Sophia, kaalaman, apoton ergon sa gawa. Ibig sabihin, ang ating pag-angkop sa kalooban ng Diyos ay sa pamagitan ng gawa, hindi sa salita. At kung ginagawa natin ang tama, tayo ay nagkaroon ng pag-aangkop na dapat at narapat gawin na tayo ay magpahayag ng dapat nating gawin upang tayo ay maging mga anak ng kapayapaan na pinagbuklod ng Diyos ng kapayapaan. Kaya, paano po natin gawin? Isa, dalawa, tatlo. Una, kailangan natin ang pagkaroon ng pag-practice ng tigil ka muna. Sandali, atin mo nang pagbulay-bulayan, pagnilay-nilayan, ano ang mahalaga sa buhay natin? Siguro, hinga muna ng malalim at baka nagkamali tayo ng pagpasya. O dili kaya ang kalakaran ng ating buhay ay hindi na naayon sa kalooban ng Diyos, o dili kaya ang ating ginagawa, ang ating mga salita ay hindi na naayon sa kalooban ng Diyos, o dili kaya ang ating buhay mismo ay buhay na pasaway at dahil dito, hindi tayo naangkop sa kalooban ng Diyos. Kaya, tigil muna, tahimik muna, at sa katahimikan ng ating kalooban, doon po natin hanapin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso na siya'y nagsasalita at sasabihin, minamahal kita, gawin mo ang narapat ayon sa pagmamahal na ito. Pangalawa, magkaroon tayo ng pag-practice ng isang buhay na kung saan tayo'y naugnay sa Diyos sa isang panalangin na taimtim o pagbulay-bulay, paglinilay na taimtim na tinatawag nating contemplation o meditasyon, na kung saan atin pong tingnan ano ang mga malalim na kahulugan sa bawat galaw natin, ano ang mga saysay ng lahat ng ating mga iniisip, lahat ng ating mga pagpasya, lahat ng ating ginagawa sa buhay. Sapagkat kuminsan hindi na natin ito nakikita. Lagi tayong nanood ng TikTok at patawa-tawa tayo sa mga nakakatawa na mga pinalabas sa TikTok at iba pang mga app sa cellphone o sa computer o sa internet. Hindi natin tinitingnan mismo ang ating pamilya, ang ating sarili. Ano ang mga mas makabuluhan? Ano ang mas malalim na saysay sa buhay natin? Ano ang ugnayan sa pamilya upang ito ay ayon sa kalooban ng Diyos? Ano ang dapat natin magagawa upang ang pagmamahalan ay nasa buhay sa bawat pamilya at ang bawat pamilya na namumuhay at nabubuhay sa pagmamahalan, nariyan masumpungan ang Diyos ng pag-ibig na siyang nagbibigay ng tunay na kapayapaan o shalom. Pangatlo, kailangan tayong mag-practice ng malalim na koneksyon. Mga koneksyon, hindi lang koneksyon. Unang koneksyon, koneksyon sa kaibuturan ng ating sarili. Kasi kung minsan, tinitingnan natin ang mga pangibabaw na sa buhay natin. Kaya pagpunta mo sa isang lugar, o di kaya punta ng simbahan, napakatagal ang pagtingin mo sa salamin. Dahil kung ano-anong pinapinta mo sa mukha mo, hindi mo tinitingnan muna ano ang puso mo, ano ang nasa kaibuturan ng pagkatao mo, kaysa magpinta ka sa mukha mo.
O dili kaya namimili ka kung anong damit ang isusuot mo. Hindi mo natitingnan na suot mo ba ang tunay na pagkatao sa buhay mo at naangkop yon sa kalooban ng Diyos. At kuminsan, kung ano pang mga tinitingnan mo, kung ano pang mga reklamo mo sa buhay, hindi mo tinitingnan sa kalaliman ng katahimikan ng iyong puso. Ano ang tunay na daing na dapat mong iluhog sa Panginoong Hesus Nazareno upang ikay magkaroon ng hindi lang pag-ugnay sa iyong kaibuturan ng sarili, ay pag-ugnay sa kanya, sa kanyang puso, ang iyong puso na ugnay sa puso ng Panginoon. Bakit hindi natin nakikita ang kahulugan ng pagpasanya sa cross na atin rin dapat pasanin ang mga cross ng ating buhay at hindi dapat nating sisihin ang Panginoon? Maraming nagsisisi, o bakit hindi ako nakapasa, nagdasal naman ako sa Pisong Jesus Nazareno sa nakaraan na bar exam. Si Jesus Nazareno ba ang nagbigay ng bar exam? Nasisihin niyo siya na parang hindi naidulog sa iyo ang hinihingi mo? Hindi naman siya ang mga taong nasa likod nito. Kinakailangan na ating tingnan ano ang malalim na ugnayan natin sa Diyos, at ang malalim natin ugnayan ay ugnayan ng pagmamahal o pag-ibig, na kung saan kung tayo umiibig sa Kanya ng tunay, ating makikita ano ang dapat nating gawin bilang tao upang tayo ay magkaroon ng koneksyon sa sarili, koneksyon sa ating kapwa, lalo na yung kasambahay natin, koneksyon sa Diyos sa pamagitan ng ating Poong Hesus Nazareno, upang ang ating pagkatao ay makasumpong ng tinatawag na coherence, pag-aangkop, upang ating masumpungan ang kahulugan ng buhay o ang saysay ng buhay, saysay ng lahat, sapagkat nariyan ang Diyos na siyang magbigay sa atin ng tunay na direksyon ng buhay, na siyang magbigay ng saysay ng buhay, at siya ng ating Panginoon, siya na ang kahulugan ng ating buhay, sapagkat atin na pong nasumpungan ang malalim na kahulugan ng ating sarili, sapagkat tayo'y tumitingin sa kaibuturan ng ating mga puso, nag-connection tayo sa ating kaibuturan, sa ating puso, at ating binabago ang mga mali at ating inuhubad ang luma na sarili na makasalanan upang tayo maglalakad sa daan ng Panginoon na sa Kanyang pagtuturo, sa Kanyang patnubay, tayo makarating din sa Kanya at tayo'y naaangkop na sa daan na ayon sa Kanyang kalooban. Mga kapatid ko, ngayong Biyernes sa pangalawang linggo ng Adbyento, hanapin natin ang Diyos hindi sa mga arti at mga sining na kinamalingan natin sa buhay. Hanapin natin ng Diyos dito mismo sa ating mga puso, doon mismo sa loob ng ating mga tahanan, sa mga pagawaan o saan man tayo pupunta, o dili kaya sa mga institusyon kung saan doon tayo napabilang, sapagkat kung hindi natin masumpungan ang Diyos, ang tunay na kapayapaan ay hindi rin natin masumpungan, at ang pagkaangkop sa Kanya ay hindi rin natin maisabuhay, sapagkat kung tayo ay may koneksyon sa loob ng ating sarili, may koneksyon sa ating pamilya, may koneksyon sa ating mga trabaho at ginagawa, may koneksyon sa Diyos, buong-buo ang ating pag-aangkop ng ating buhay at pagkatao, tayo ay nabubuhay na may kapayapaan, na may kapanatagan, sapagkat naugnay tayo ng malaliman sa Diyos na siyang nagbigay ng kabuluhan at saysay ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, may mga pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Amang nagnanais na ang lahat ng tao ay magpaunlak sa Kanyang paanyaya sa piging ng buhay na walang hanggan sa langit. At atin pong itutugon, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan dito sa lupa naway magpatuloy sa paglago at manghikayat na higit na maraming tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo.
ang mayayaman at gayon din ang mahihirap, naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumao naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makasama mo sa iyong kaharian. Sa aming pananalangin, para sa aming kapwa, tulungan mo kaming maisama sila sa piging na inihanda mo ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak alay ng bayang umasa sa pagdating mo. Gayun din aming inahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayong lahat. Manalangin kay batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbibigay kapupunan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling sa kanyang lantarang muling pagdating. Ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa namang yan si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan.
kalakasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya smitan yung Espiritu yung banal, makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, nawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at langgang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, nangapin simbahang naganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz, ni Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, magaling na utos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasalamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. O sa lupa para nang salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at kalisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus sa aming piling manawag sa lupa at kami ay aliwin. Puso namin ay papagalabin ng pag-ibig mong di magmamaliw. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y huwag nang maantala. Halina, Jesus, sa aming piling manaog sa lupa at kami ay aliwin. Puso namin ay papagalabin ng pag-ibig mong di nagmamaliw. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala, taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pag-
sikat mong wag nang maantala. Alina, Jesus, at iyong ningapin, kaming sa iyo'y tumadalangin. Kalumbayan ng mundo'y pawiin, niyaring ligayang di nagmamaliw. Jesus, alina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y wag nang maantala. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay mga sumusunod: Lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 na umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. At pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salusalo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong manilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Yun pong wala pang leksyo divina para sa pong Jesus Nazareno, pwede pa po itong bilhin doon sa may information guard. 130 pesos po bawat libro. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o Banal na Misa, kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ang mga naugnay sa iba't ibang social media platform na nakusposting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin na dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Ang tunay na kapayapaan ay masumpungan natin kung ang Diyos ay nagnanahan sa ating mga puso. At ito ay mangyari kapag iangkop natin ang ating sarili sa panawagan ng Diyos. Kaya kailangan natin koneksyon ng maliman sa sarili natin. Koneksyon ng maliman sa mga kasama natin sa buhay, lalo na sa pamilya. At higit sa lahat, koneksyon ng maliman sa puso ng ating pong Jesus Nazareno. Ngayon po ang busbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabusbasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihagos na ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng mga utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako ng sabinyag, na ikaw ay kailangang ibigin at paglilingkuran
bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.